Sir. Nakita mo si Onay? Akala ko kasama nyo. Kanina kasama ko siya, pero iniwan ko sandali kasi nga may kinuha lang ako. Tapos pagbalik ko dun, wala na eh. Mom, Helena? What are you doing here? Natalie! Anong ginagawa niyo dito? Sagutin niyo yung kapatid ko, tinanong niya kayo. Ano pa? Sir, si Onay! 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 Hingi ang tulong! Onay! Onay! Si Nanay. Si Nanay. Sige, dali mo! Onay, gumising ka. Onay, huwag naman ngayon. Huwag mo naman ako iwan. Onay, mahal kita. Onay, mahal na mahal kita. Ano sabi mo, Lucas? Totoo yung narinig mo. Sabi ko, mahal kita. Salamat kayo. Okay lang ang nanay ko. At kapag may masamang nangyari sa kanya, ako mismo magpapakulong sa inyo. But please, Natalie, I'm trying to... Kailan ba kayo magbabago? Ang dami niyo nang nasasaktang tao. Ginagawa ko lang to para sa'yo. Talaga, anak? Sinabi ni attorney na mahal ka niya? Opo. Hindi ko nga po alam kung anong isasagot ko. Masyado po siyang mataas sa lahat ng aspeto para sa akin. Alam mo, anak, huwag mo masyadong maliitin ang sarili mo. Eh kung noon nga minahal ka ni Elvin, hindi malayong mahalin ka rin ni attorney. Nay, kahit anong desisyon mo, susuportahan ka namin. Nay, botong-boto kami kay Tito Lucas para sa'yo. Oo, kita mo? Oo yan, Nay. Para kayang tatay ko na talaga siya. Alam naman namin na hindi mo pa rin kakalimutan si Daddy Elvin, but you deserve a second chance at love. Yay! Ano, Nay? Saan ba kami pagbibilin pa kayo? Matutulog na ako. Sir. Sir, hindi kayo makapakali ah. Okay lang ba kayo? Nagsabi na kasi ako kay Onay nung... ng pagmamahal ko sa kanya eh. Sabi ko na nga pa eh. Pag-ibig yan, sir, eh. Kaso, Hector, hindi ko alam kung tama ba yung ginawa kong pag-amin, eh. Sir, wala namang mali dun, eh. Parang meron. Parang ngayon pala, nagkakailangan na kami. Ayoko namang magkailangan kami. Siyempre, gusto ko yung masaya. Gusto ko yung mabalik yung pinagsamahan, di ba? Yun yung punto ko eh. Pero, hindi ko alam. Sir, ganito na lang. Bigyan mo lang siya ng konting panahon para maproseso niya yung nararamdaman niya. Kasi ngayon, sir, panigurado ako, naguguluhan pa yun. Sabi ko sa inyo, sir, eh. Talo kayo sa pustahan. Diyos ko. Hindi ko po alam kung tama po ba itong nararamdaman ko. Naguguluhan na po ako. Ngayon na lang po ulit may nagparamdam ng pagmamahal sa akin. Kaya hindi na po ako sanay. Natagal ko na pong sinara yung puso ko sa ibang lalaki. Magmula noong kinuha niyo si Elvin sa akin. Alam ko naman po na gusto niyo kong maging maligaya ulit. Tulungan niyo naman po kong maliwanagan. Bigyan niyo naman po ko ng kahit na anong sign na ayos lang kay Elvin na magmahal ulit ako ng iba.
Sa ngalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Para kay nanay po ba lahat to? Maila. Oo, kasi gusto kong maging masaya nanay mo eh. Di ba, sa dami lang dumaan sa buhay niya, mga paghihirap. Kaya sana magustuhan niya. Hindi nyo naman po kailangan gawin lahat ng to eh. Para malaman kung mahal niyo si nanay. Sobrang mas malaki pa po yung tulong at suportang binigay niyo sa kanya. Kumpara dito. Salamat ah, Myla. Ako po yung dapat magpasalamat sa inyo. Kasi para sa ibang tao, maliit si nanay. Pero sa inyo, special siya. At simula nung una, hindi naging issue sa inyo yung sitwasyon niya. Kaya, salamat, Tito Lucas, ha. Ano ba? Sa totoo lang eh, ako dapat magpasalamat sa inyo. Sa inyo na nanay mo, lola mo. Pamilya mo kasi
Napakaswerte ko dahil nakilala ko ang nanay mo. Kayo, ang nanay mo. Tsaka alam mo, Myla, masabi kong maswerte ako dahil... Alam mo yun, pinagkatiwalaan ako ng nanay mo. Importante yun eh. At kung tatanungin mo ako kahit kailan, eh, minsan... Ewan ko, ang galing nga eh. Hindi ko naisip na... O nakitang maliit siya para sa akin. Ang tingin ko pa nga sa kanya, parang mas malaki pa siya dun sa mga ibang tao. Compared sa iba, kasi siguro dahil sa kabutihan niya. Sorry, niyak po. Salamat, Tito Lucas, ha. Diyos ko, ito na po ba yung kasagutan sa dasal ko? Ito na po ba yung sign na binibigay mo? Yung makita ko may tatay yung ama sa mga anak ko, ito na po ba yun? Pero alam mo, Myla, hindi pa dito natatapos lahat ng mga gagawin ko para sa inyo. Puprotektahan ko kayo. Tapos magsasama-sama tayo dito na parang isang buong pamilya. Yan. Salamat, Tito Lucas. Ano pa ba? Sa buhay ko nung nakilala ko si Elle. Pero nandito ka. Marami akong kinakatakutan sa buhay. Mas malakas yung kapangyarihan ang nararamdaman ko. Yung totoo. Yung mamahal ko sa'yo. Mahal mo rin ako, Nay. Salamat, ah. Salamat sa sarap ng pakiramdam ko kasi... Tinanggap mo ako, tsaka... Thanks for giving me another chance. Alam mo, Anay. Hindi mo na ako perpekto, pero... gagawin ko lahat. Kahit hindi ko maibigay man lahat ng mga kailangan mo. Pipilitin ko pa rin yun para... maiparamdam ko lang sa'yo na mahal kita, kung gaano kita kamahal.
dami nag-abot po. Ano yan? Ibang sulat. Ano po yung nakasulat? It's nothing. Ignore it. Ay, court. Madam, regional... Madam, court order po ba to? Anong ginagawa mo? Madam, inaayos ko. Madam, hindi pwede itong baliwalain, di ba? Kasi court order po. What do you know? Madam, parang napanood ko na to sa teleserye, ano? Dahil hindi niyo po pinapansin yung mga ganyan, patatawag kayo ng korte, tapos pag hindi kayo sumipot, ayun, kulong! You watch too much teleseryes. Pagkatapos yan, idikit mo na, ha? Ay, naku, mabuti naman at magkakaharap na kami ni Helena sa korte. Nay, maliban ho dun sa isa ng panating kaso, labat kay Helena, eh, pati ho yung Happy Hearts Foundation niya, meron na rin siyang kaso dun. Kaya hindi na ho malabo na pagbayaran niya lahat ng mga nag-iatraso niya. Attorney, salamat. Wala ho yun. Hindi lamang sa mga naitulong mo, kundi sa haba ng panahon, pabuksan muli ang puso ni Onay. Sobra mo siyang napasaya. Alam niyo, Onay, sa totoo lang si Onay ang nakapagpasaya ho sa akin ng gusto ngayon. Alam mo, naalala ko, akala ni Onay, hindi na siya magkakaroon ng sarili niyang pamilya, ng anak, maging isang ina. Pero nagkatotoo. Sa totoo lang, isang malaking karangalan mo sa akin kung ako yung taong makakapagbigay ng pangarap na gusto ni Onay. Attorney, anong ibig niyo sabihin? Nay, kasi... Alam mo, sobrang saya ko para kayo na kanina nakahanap ng urgent at significant ano yan. At si Tito Lucas pa. Mm-hmm. Pamamayad kaya ni Tito Lucas. Saya lang nga hindi nakita ni Oliver lahat ng nangyari. Pero anong reaction niya? Siyempre, masaya siya. Excited na nga siya makauwi. Alam mo, bilib ako sa inyong dalawa. Paano yung nasustain yung LDR dito? Mahirap, pero iniisip ko makikita naman kami kaya tiis-tiis lang. Ay, tiyan. Tito Lucas? Ay, opo. Sige po, tutulungan namin kayo ni ate. Okay po. Tari. Hindi ako papayag na mapakulong mo ako uli, Onay. I'm gonna get you first before you get to me. Lahat na yata, nagawa ako na just to get rid of you. Pero every time, nabubuhay ka naman. Ano ka ba, daga o pusa? Well, kahit naman mga pusa, hanggang 9 lives lang. Look what we have here. Hindi ko yata nakuha ang invitation.
Well, might as well invite myself to the party. Dahan po. Diretso. Ano ba ito, panganak? Saan ba tayo pupunta? Sige po, hindi na lang. Malapit na. Kapatay ko. Sigurado ko, tito. Oh, hakbang. Okay. Hakbang. Okay, yan. Okay na po. Okay. Ayan. Ano ba ito? Sigurado ako, tita Olay. Magugustuhan niyo po ito. Oh, dyan na lang. Dyan na lang. Sabi namin. Hindi na surprise. Tatanggalin ko po blindfold nyo na eh, ha? Kayo na. Muna kayo bibilat. Sasabihin ko po. No peeking. Madaya! Sige na, ipadun nyo na idilat. Gusto akong brain surprise ko sa'yo. Ano to? Sarili ko nun na hindi kita pababayaan. Hindi kita hayaang masaktan. At alagaan kita, protektahan kita. Ikaw at ng buong pamilya mo. Ronaldin Patayog. Will you marry me? Reservation po sila, ma'am? Yes, under the name of Lucas Samot. For a while, ma'am, let me check.
You're just in time for the proposal. Proposal? Yes, ma'am. This way. Unay matayo, nanay ko yung gulay. Just say the magic word. Go, Bopshi. Ang haba ng legs mo. Lunay for the win! Oh my gosh. Isang alam ko yung nararamdaman ko, masaya ako pag kasama kita. Parang merong kulang sa buhay ko na pinupunuan mo. Bigla ba kita? Pasensya ka na. Hindi ko sinasadya. Wala sa intensyon ko. Pero huwag kang mag-alala. Hindi mo kailangan i-pressure yung sarili mo. Okay lang sa akin kahit na hindi ka. Walang problema. Mas nahihiya ako sa'yo. Siguro, iniisip mo na juicy pa ba ako? Sino ba naman ako para dumagi sa lalaking katulad mo? Pantayan si Elvin sa buhay ko. Pero natumbasan mo yung Lucas. Baka nga nahigitan mo pa eh. Pero may pero. Pero, ayokong mapahiya ka lang. Mas lalong ayokong magsinungaling sa'yo. Pero Lucas, hindi pa ako handang magpakasal sa'yo. I'm sorry. Thank you.
Invited ba yung mommy mo dito? Hi, Natalie. I missed you. Ma, anong ginagawa mo dito? Siguro besi kung ako yun. Hindi pa nagtatanong yung lalaki, sumagot na ako. Respetuhin na lang natin yung desisyon ni nanay. Kaysa naman umuo siya dahil napipilitan lang siya dahil alam niya yun yung gusto natin. Naman po, masamang matakot, di ba? Mas masakit kung hindi mo bigyan ng pagkakataon si Lucas na mahalin ka. Ah, hey! Mom! Arita! Mom, stop it! Drop your gun or I'll slit her throat! Mamog si Luis. Drop it!